Santan, pwede tayong magparada. Ngayon po, 2023 na, kumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayong maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papayo TV! Location natin, Maseda, corner Napitan. At dito yung isang yun, Honda Jazz. At meron ng clamp number 115 dito rin sa kahabaan ng Maseda. Mabuhay lang na clamping zone area. Okay, saka yung isang sasakyan pa rito. Okay, ito at may notice na yung Honda Jazz. Okay, yung isang Honda rito may notice na rin. At saka yung isa pang Suzuki rito, Honda BRB. At saka yung isang sedan din dito na Suzuki. Ito mayroon na rin clamp number 23-29, isang Suzuki Alto. So dito sa kahabaan ng Maseda, tatlong sasakyan yung clamp dito. Parehas nakakalsada yung pagkakaparada. So yun nga, bago natin iwanan. At makikita natin yung isang inover na kulay pula. Dito makikita natin, ayan yung bangketa, may pintura pa na kulay pula. So nakapasok naman yung sasakyan niya. Kumpara dito sa tatlong sasakyan dito na nakakalsada yung pagkakaparada. At dito rin walang naninikit o nagpa-pay parking area sa kahabaan ng Maseda. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Maseda, corner Florentino. Dito yung isang Ford EcoSport naman ang naklump dito. Clump number 005. So yun nga, kasi pagka inabutan ng clamping dito na naklamp ng walang driver, yun na yung mga dahilan na umihi lang, sandali lang. Pupunta ako lang, okay, pupuntahan ako eh. So ipuntahan nyo kagad, sir, talamanak na kagad yan. Kailangan pa pumunta sa Quiapo? Opo. Sir, talamarket yung pounding, kaysa bulo pa Quiapo. Nakaparadang yun yan? Opo, sir, bawal po. Hindi, hindi po yung gagawin ko ngayon. Mag-commute tayo, sir, para makapunta tayo doon. Hindi pwede mag-iusod kasi para masamahan ako nito mga pamakit. Kaya nang sir, puntahan nyo lang ito kagad, sir, para manak na. Kasi ang magtatagal niya, sir, nakamutog po na ang laki. Sila po magtatagal. Hindi ba natin may usog ng konti para makalapas yung sakyan? Pwede, sir, pwede. Mag-iaral ko na lang kayo. Ay, sir, kayo na lang magbayad sa kanina eh. Bawat. Kaya lang naman kayo umano, sir, kasi sabi nyo lalabas yung sasakyan. Oo. Kaya pausog natin to. So iuusog lang kasi merong sasakyan sa loob para daw makalabas. So
tatanggalin na sandali yung club, ihusog yung sasakyan, tapos ibabalik din po. So dito, inusog lang yung sasakyan para yung mga sasakyan din sa loob ng garahe mailabas po. So binalik lang po yung location natin, Maceda, corner España Boulevard. Dito yung isang Toyota Vios ang nakaparada rito sa pangketa. At wala rin nga driver to nung naklam. Klam number 23-17. So dito kasama sa mga inuhuli, mga nakabangketa at nasa kahabaan ng mabuhay nila, lalo na pagka walang driver, automatic na po yan. Wala na pong inaantay na 15 minutes. At dito hinarangan pong bagya yung daanan ng PWD. Okay, at yung meron na rin nga notice, tuloy na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Fajardo, corner San Diego. At yun na may sinasabi si sir, pero ganun pa man, hindi naman pala siya yung driver dito. Kaya ito, naklam na yung isang Mitsubishi. Klam number 23-21. So dito naman na pagka merong mga driver yung sasakyan, pinapalis na lang po. Pero ganun nga, pagka walang driver po yan o hindi umalis, ayaw umalis, yun nga po, natutuloy na po nga tikitan. So makikita natin na, so bago tayo pumarada, check lang natin yung mga pinaparadahan natin kung bawal o hindi. Okay, tuloy na lang. Okay, location natin, Fajardo, corner Vicente Cruz. At isang Fortuner ang naklamp dito, klamp number 23-32. So dito rin sa kahabaan ng Fajardo, mabuhay lane at clamping zone. So bago tayo pumarada, check lang natin mga pinaparadahan natin. Pag wala tayo, pag alam nating bawal, wag na po tayong pumarada. At dito may mga secondary road, doon nala po tayo pumarada. Random po yan, pagka sino po yung nadaanan dyan na walang driver, automatic na po, wala na po inaantay na 5 minutes o para hanapin pa yung driver. Okay, ito meron ng notice, tuloy na po tayo. May location natin, De La Puente, corner Florentino Street. Dito yung isang Ford Everest ang naklam dito, klam number 0021. At walang driver to nung naklam. At dito, tignan pa natin, meron pa ng kinaklam dito. Ito, nakabangketa rin. Isang Mirage. At ito, meron na rin aklam number 0034. At ito, meron na rin notice. Ito, nakabangketa yung pagkakaparada yung Everest. Ayun, nakita natin, nakakalsada yung pagkakaparada ng... So dito merong isang sasakyan, ito ipapasok sa lalabas sa garahe, nilabas na sa garahe. Taalis na. Okay, okay, location natin, De La Puente, corner Tapitan, at dito yung isang Innova. Isang Innova yung naklam dito. Klam number 23-23. So dito rin sa kahabaan ng De La Puente, mabuhay lane at clamping, at walang driver to nung naklam. Dito random po yan, no? Pagka nadaanan po tayo ng clamping, pagka nasa bawal po tayo at walang driver yan, automatic na po yan hanggang maaari. So yun, may tumatawag pero nakaklamp na po yan. Okay, tuloy na po tayo. Owner yun. Okay, location natin, Launlaan, corner Marsan. Dito yung isang Nissan Banet ang naklamp dito. Clamp number 163. So dito pagka dito may mga secondary road. Bago tayo pumarada, bago natin iwanan yung mga sasakyan natin at pagka nadaanan po kasi ng clamping at walang driver at naka-obstruct sa mga mabuhay lane, automatic na po yan.
At meron ding kakulang penalty sa impounding office sa Central Market. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Vicente Cruz Corner, Dapitan. Dito yung isang Mirage. Club number 23-30. Okay, yun, meron na nga clamp. So, yun nga, bago tayo pumarada, kagaya nito, yung isang sasakyan na ni Sandabara dito, dito makikita natin, pasok naman yung pagkakaparada niya. Hindi siya nakalabas dito sa bangketa kumpara dito sa isang Mirage na nakakalsada yung pagkakaparada. Naka-obstruct po rito at walang driver din to nung naklam. So bago natin iwanan, bago natin iparada yung mga sasakyan natin, itama at iayos tampo natin yung pagkakaparada. At ito meron na rin notice. At yan, mayroong kakulang penalty, 900 pesos sa impounding office sa Central Market. Okay, tuloy na po tayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!